So yan, nag-ilaw na ako para maliwanag. Kasi minsan daw, yung iba daw nanonood sila dahil nga daw malinaw yung video. Yung kapag daw sa video, di ba, pag may nakikita tayo malinaw, nagagandahan tayo. Hindi ko naman sinasabing ako yung maganda. I mean, pag maganda yung quality ng video. Pero sa totoo lang, teachers, alam nyo ba na mainit itong ginagamit kong ilaw? Kasi malapit siya sa akin. Even kapag gumamit ng ring light, mainit talaga siya. Pero dahil mahal ko kayo, ginagawa ko yung lahat. Char! Ang pagmamahal, walang sumbat, Veron. Tama? Tapos alam nyo ba, teachers, yung ganito, yung earphone, ayoko rin naglalagay para lang maganda yung boses. Kasi ang sakit sa tinga. Pero para lang malinaw, para lang maliwanag sa kanila yung boses ko, gagamit pa ako. Uy, teachers, joke lang yun. Naiintindihan ko kayo kapag masyado na kayong seryoso. Walang masama, buhay nyo yan. Pero gagamit na lang ako nito para malinaw para sa kanila. Joke lang po. Kayo ba, ano yung gusto nyong teacher? Masungit? Strict? Yung diretso lang siya sa pagtuturo? Or may pagkaganito? Pasensya na, teachers. Ganito talaga ako minsan. Mas maganda kasi pag masaya. Pag madaldal ako, mas marami akong may explain. Sige, kilitiin niyo ako, char. Okay, let's read this one. Basta salamat po sa lahat ng tulong, ma'am. If you can recognize, suki po ako nun sa comment for that. LPT na po ako ngayon from Mom Janelle. Gusto ko yon. Gusto mo yon. Gusto ko yon. Oh, sino yung mga suki dyan sa comment section? Sila na ba ang susunod na LPT? By the way, teachers, tandaan mo, ang pagiging let passer mo, hindi dahil sa mga lecturers mo. What I mean sa mga pinapanood mo, kung saang review center ka. Dahil sa'yo pa rin yan. Dahil sa kasipagan mo. Dahil sa pag-aaral mo. Kaya kung hindi ka pumasa din, huwag mong isisisi sa mga reviewers na meron ka or sa mga lecturer na napanood mo. It's all about you. Kaya para walang sisihan, walang pagsisisi, mahaba pa ang panahon sabihin ko sa inyo. Give your best mag-aral ng mabuti. And now, marami akong pabaon sa inyo. Nakapost na to sa YouTube at Facebook. Ayan, wala pang nagla-like, wala pang views, bahala kayo dyan. Ganito yan, keywords yan, teachers. Halimbawa, pag may nakita kayo sa questions na pang-abay, ano daw yung pang-abay, pipili kayo doon. Sa A to D, ano yung salita doon na pang-abay? Sometimes nakaguhit, ano yung salitang pang-abay? May sentence doon, tapos tatanungin, sa binasa mong pangungusap, ano ang pang-abay doon? Yes, pwede mong kabisaduhin yung pang-abay tapos yung matulin ang sagot. Pero teachers, nagbabago yan. Pero ganun ang format. Ibig kong sabihin, kailangan pag-aralan nyo yung pang-abay. Ano ba ang pang-abay? Ito ay yung naglalarawan ng mga salitang kilos. Pag-aralan nyo yung pangalan, panghalip, ano yung mga yon. Hindi lang kasi siya basta memorizing. Kailangan inintindi mo rin. Intindi mo din. Halimbawa, pag sinabi kong Veronica, ano ang Veronica? Pangalan, pang-abay, pang-uri. Pangalan. Pag sinabi kong maganda si Veronica, ano ang salitang pang-uri doon? Dapat naiintindihan nyo po. Hindi yung basta memorize nyo lang ano yung meaning. Naiintindihan nyo rin yung concept kahit paikuting kayo ng maraming example. That's what I mean. Next, halimbawa pa nito, pwedeng umikot to. Okay, pwedeng sa susunod ng mga mag-e-exam, iikot. May nakasalungguhit na matulin. Matulin tumakbo ang aso. Tatanungin, ano yung nakasalungguhit na matulin? Pang-uri ba yan? Pang-abay ba yan? Pangalan ba yan? So, makikita nyo, umiikot yan. But the topic nandoon at nandun pa rin. Gets po ba? Halimbawa pa nito, anong tawag natin sa mga salitang kilos, galaw, or mga pangyayari? Di ba pandiwa? Tama. Teachers, mga keywords to, final coaching to, panoorin nyo to sa Vinyl Vlogs. Tapos may makikita na naman kayong another na nakasalungguhit na salitang kilos, o ano ang tawag natin doon? Pandiwa pa rin. Or kaya pwedeng baligtad rin yan. Piliin doon sa A, B, C, or D kung ano yung pandiwa doon. Ganun iikot. Imiikot lang yan. Kaya nga dapat familiar kayo dun sa mga questions. Kahit paikot-ikutin, alam nyo paano nyo sagutin. Isa pa sa Filipino, Filipino to by the way, mahilig din sila sa mga idioms, idiomatic expressions. Anong ibig sabihin ng mainhing talipandas? Mapagkunwari. Ay nako, ito suki na to. Tinakpan ko, tignan ko kung alam mo sagot. Ito yung tatlong tuldok na sunod-sunod. Anong tawag dito? Nasa isip mo na ba? Isigaw mo na. Okay, the answer is ellipsis. Kung tama ka, papasa ka na. Next one, ano yung mga salita na natatapos sa W tsaka sa Y? Halimbawa, bahay, sitaw, kahoy,
anong tawag natin sa mga yon? Kung ang nasa isip mo ay diptongo, tama ka. Nakakasabay ba? Handa ka na ba? Dahil dyan, magtatap ka na. Teachers, pakifollow po, pakisubscribe ang Vinyl Vlogs dahil hindi ako nagjo-joke. Yung mga drills doon na makaka-help sa inyo, pinopost ko na doon. But I'm not saying na yun talaga ang lalabas. Ano sabi ko sa inyo? Umiikot yan. The important is that you have idea. Marami kang baon. Kasi napakahalaga sa pag-board exam, yung confidence. May confidence. Confident ka sa sarili mo. May tiwala ka sa sarili mo. Yan ang babaunin mo. Kasama yan sa mga baon mo. Kasi, di ba, pag marami kang baon, malakas yung loob mo. Alam mo sa sarili mo na nag-review ka talaga, na marami kang bala. On the other hand, may mga tao na wala talagang ganon na privilege na makapag-review. Siyempre, nahahati yung oras nila, but still they want to take the board exam. Teachers, pinakamahalaga pa rin, prayer. Because nothing is impossible. Kayong may mga time mag-review. Sa mga tao na pinipili talaga nilang mag-review, pero may mga bagay din silang pinapriority. Of course, God will make a way. Kaya yan, teachers. Papasa na, magtatap pa. At yun lamang po. Thank you po!